the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Today's Gospel narrates the story of the 10 lepers cured by Jesus. Only one, a Samaritan, and therefore a stranger, returns to Jesus and gives thanks. This points us that true faith is about total dependence on God, which brings healing and joy in hearts. God is sick in mercy and never abandon those who have true faith in Him. Today we celebrate the Indigenous People Sunday with the theme Indigenous People, Part of Caring Filipino Family. This reminds us that the struggle on land, justice, and life should be everyone's concern, because they too are people of God. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord. For we have sinned against you. Show us, O Lord, your mercy. And grant us your salvation. The Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Thank you.
and to carry out good works. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the second book of Kings. Naaman went down and plunged into the Jordan seven times at the word of Elisha, the man of God. His flesh became again like the flesh of a little child, and he was clean of his leprosy. Naaman returned with his whole retinue to the man of God. On his arrival, he stood before Elisha and said, "Now I know that there is no God in all the earth except in Israel. Please accept a gift from your servant." Elisha replied, "As the Lord lives, whom I serve, I will not take it." And despite Naaman's urging, he still refused. Naaman said, "If you will not accept, please let me, your servant, have 2 mule loads of earth, for I will no longer offer holocaust or sacrifice to any other god except to the Lord." The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord has revealed to the nations His saving power. Sing to the Lord a new song, for He has done wondrous deeds. His right hand has won victory for Him. His holy arm. The Lord has made His salvation in the sight of the nations. He has revealed His justice. He has remembered His kindness and His faithfulness toward the house of Israel. A reading from the second letter of St. Paul to Timothy. Beloved, remember Jesus Christ, raised from the dead, a descendant of David,
Such is my gospel for which I am suffering, even to the point of chains, like a criminal. But the word of God is not chained. Therefore, I bear with everything for the sake of those who are chosen, so that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus, together with eternal glory. This saying is trustworthy. If we have died with him, we shall also live with him. If we persevere, we shall also reign with him. But if we deny him, he will deny us. If we are unfaithful, he remains faithful, for he cannot deny himself. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all rise. Jesus. As Jesus continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee. As he was entering a village, 10 lepers met him. They stood at a distance from him and raised their voices, saying, "Jesus, Master, have pity on us." And when he saw them, he said, "Go, show yourselves to the priests." As they were going, they were cleansed, and one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice, and he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan. Jesus said in reply, "10 were cleansed, were they not? Where are the other 9? Has none but this foreigner returned to give thanks to God?" Then he said to him, "Stand up and go. Your faith has saved you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magpapasalamat. Ang tema na nais na ibigyan ng pansin para po sa araw na ito, na maliwanag na binibigyan ng pagpapahalaga ng mga pagbasa. Magpapasalamat. Siguro po, maliwanag na sa atin. Pero kung minsan yung mga tao na
makita ko na hindi lang sana para sa atin, maituro din natin sa susunod na henerasyon. No? Kasi kung isang may nagsasabi na, ayan, hindi ko lang po tinuturo yan sa mga bata kasi hindi naman nila obligasyon na magpasalamat. Tama. Sapagkat gawain mo na talaga ikaw ay mag-alaga sa mga bata. Pero yung makuha nila yung turo ng pagpasalamat ay hindi para sa iyo. Ngunit para sa kanila na makita nila yung kahalagahan ng turo ng pagpapasalamat. Ito'y para sa kanila. At naalala ko tuloy yung sabi ni Shakespeare sa isa sa kanyang mga plays. Sabi niya ay, walang kasintalas ang pangil ng isang bata na hindi marunong magpasalamat. Walang kasintalis ang pangil ng isang bata na hindi marunong magpasalamat. At alam po natin na tayo pinanihan ang buong kapal. Nalit na inalulugdan ng Diyos ang pusong marunong magpasalamat. Kaya binigyan tayo ng halimbawa sa mga pagbasa. Sa Ebanghelyo, nakita natin yung Samaritano na bumalik kay Jesus, lumuhod sa kanyang panan at nagpatira pa sa pagpapasalamat. Sa unang pagbasa, sa Aklat ng Mga Hari, ay nakita natin na kung tuhusin ko ay nagpapasalamat si Naaman kasi pinagaling siya ni Eliseo sa kanyang sakit sa balat, sa kanyang kefo. Kaya anong sabi niya kay Eliseo ay bilang pagpapasalamat, bibigyan kita ng regalo. Ay bahagi yun kung isa nakita natin ang kaya tayo nagpapasalamat. Ba't ka ba nagkakabang gawa? Pasasalamat dito sa Diyos. So, ba't mo ginagawa yan? Kasi tinulungan din ako ng aking kapwa. Hindi aking pamaraan ng pagpapasalamat na matulungan ko rin yung iba sa pamaraan na tinuruan ako. So, isa po yung pamaraan. Yung maipalaganap din yung biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Lalong-lalo na sa suliranin ng kawa-kawa. Saan pa? Nakita po natin na ginawa po rito na dahil ayaw tumanggap ni Eliseo ng regalo ni Nathan. Ay anong ginawa po ni Nathan? Sabi niya ay, oh, hayaan mo na lang na magdala ako ng dalawang sako ng lupa at iuwi ko sa Syria. At doon ako magtatayo ng bahay ng pinasasamba mong Diyos. Ako ay tama. Ako ay sasamba lamang sa Diyos mo, Eliseo. Sa Diyos ng Israel. Kay Yahweh. Kaya di po huwag natin kalimutan na yung bahagi po ng ating yung ginagawa po natin every Sunday, yung banalang pagdiriwang ng misa. Huwag ka tayo magsisipan ng araw na linggo. Obligasyon natin, hindi. Kaya nga po yung misa, yung pinanggalingan ng salitang misa, yun ay Eucharistia. Ano ibig sabihin ng Eucharistia? An act of thanksgiving. Pagpapasalamat sa Diyos. Kaya tayo nagdiriwang ng misa, nagtitipon-tipon tayo, pag-araw na linggo, sa araw na ito, pagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos. Nasabi nga po natin, hindi natin mabibilang yung pagkapala na ipinagkaloob ng Diyos.
Siguro sabihin natin na, Father, hindi naman ako nagkaroon ng sakit na malubha katulad ni Naaman. O hindi naman ako nagkaroon ng ketong katulad ng sampu na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Na makita po natin sa pagkakataon nito. Pero kahit na po hindi extraordinary yung pagkakataon, huwag natin kalimutan may na may dalawang mahalagang dapat natin palaging ipagpasalamat sa Diyos. Kumari araw-araw nating ipagpasalamat sa Diyos. Una, ay yung biyaya ng buhay. Huwag natin kalimutan na tayo ay ginising pa ng Diyos sa araw na ito. Tayo ngayon nagkakatipon-tipon ngayon sa kanyang harapan at nagpupuri. Na bahagi mo na kung saan ay huwag natin kalimutan yung isang dakilang biyaya. Kaya na, para po sa ating pananampalataya bilang mga Katolikong Kristiyano, napakalakas po yung turo ng karapatan ng buhay. Kasi bakit? Ito yung pintuan ng lahat ng biyaya. Paano mo mapakinabangan yung biyaya na nais ang pagkaloob ng Diyos, ipatay ka na? Paano mo matitigman yung paborito mong ulam? Iwala ka na ng buhay. Kaya ako tayo ngayon ay hindi na kung saan ay makita po na kaya. Huwag namin kalimutan palagi yung biyaya ng buhay na ipinagkakaloob ng Diyos. Hindi lang sa pagkakpanahon ng aming karawan. Hindi. Every day, magpasalamat tayo sa biyaya ng buhay. It will not take you more than a second. Sabihin mo lang, Lord, thank you for the gift of life. Salamat Diyos sa biyaya ng buhay. Pangalawa, dapat nating palagi ipagpapasalamat ay ang biyaya ng pananampalataya. Huwag nating kalimutan na yung biyaya ng pananalig na ipinagkaloob ng Diyos. Naano ito? Yung biyaya ng pananampalataya natin. Kasi yung pananampalataya natin, kaya tinawag natin yung pamamaraan ng buhay. Ito yung pamamaraan natin. Iwasan natin ang kasalanan. Bakit? Kasi kaakibat ng kasalanan ay ano? Kapahamakan. Kahirapan. Kaya tinuturuan tayo ng ating pananampalataya na gawin ang mga bagay na ito para ano? Makamit natin ang pagpapala. Hindi tayo mahirapan ng pagkilos natin sa daigdig na ito. Halimbawa na lamang sa suliranin ng pagkapasalamat. Alam niyo, isang biyaya ko na ipitinuturo ng ating pananampalataya. Kapag ko tayo natutong magpasalamat, ay makukontento tayo sa buhay natin sa daigdig na ito. Bagamat kung makita natin na yung ipinagkakaloob ng Diyos sa atin, ay hindi pare-pareho. May bagay na ibinigay sa iyo na hindi ibinigay sa akin. May bagay na ibinigay sa akin na hindi ibinigay sa iyo. Pero kung makita ko natin yung pagkapasalamat, kaysa sa ubusin natin yung oras na hindi naman itong ibinigay sa iyo, hindi naman ibinigay sa akin. O hanapin yung bagay na nawawala, ay magsasayang lamang tayo ng oras at ng lakas. Kasi bakit? Kung ginamit natin na ito, salamat Lord sa biyaya na ipinagkaloob mo sa akin. Bagamat masabi natin na itong ay hindi katulad ng sa iba. Pero itong ibinigay mo sa akin ay higit pong payayamanin. Higit kong linangin. Ay doon natin higit na makita yung tunay na pamantayan na alin, ha? Iniiwasan natin yung dagdag ng suliranin na pwede nating pasanin gawa ng pag-alala natin sa daigdig na ito. Kasi bakit? Nawala yung tension. Tension, gawa natin, pangisip natin ang kawalan. Napalitan yung panahon na yon at yung pagkilos ni Narel.
ng sapat na pagpapasalamat sa biyaya na ipinagkaloob ng buong ng kapano. Kaya po yung mismong pagpapasalamat natin ay positive na pagkilos sa biyaya na ipinagkaloob sa atin ng buong ng kapano. Kaya yun, isang buhay na ganap at kasiyasya. Tutulungan tayo magkaroon ng kaligayahan at kaganapan ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Pangalawa, nadulot din ang biyaya rin. Yung biyaya ng buhay na walang hanggan. Bahagi po na ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa Ebanghelyo nating nabanggit. Ano sabi nga ho ng Ebanghelyo natin ay nabanggit? Sabi ng Ebanghelyo natin ay go, stand up. Your faith has saved you. Siguro magtataka tayo. Ito na yung pumalik eh. Ito pa yung sinabi ni Jesus na your faith has saved you ay gawa pa lamang nung naalis yung kanyang ketong. Hindi. Hindi lang kung sa pag-alis yung kanyang ketong. Kung ito yung pagbahagi na kung saan niya rin, yung pananampalataya na tumutukoy higit sila sa ano, sa kahalagahan ng buhay na walang hanggan. No? Yung pananampalataya na nagdudulot sa atin ng buhay na walang katapusan. No? Ano ba yung may dudulot nito? Napakalaki ako. Kaya kung umisam yung mga taong tumitigil sa ginagawa nilang kabutihan, kasi bakit? They forget that there is life eternal. Nakalimutan nilang may langit. Kaya po yung iba, sa kanilang pag-sumiksi na tumugon sa panawagan ng buong may kapal, nawawala ng lakas. Kasi bakit? Kasi nakalimutan nila na, ay, bakit baka magpapakahirap dito ka? Kasi may buhay na walang hanggan. Kasi kung minsan nakikita natin sa lalo-lalo sa panahon ito, naging pragmatism. Ang pagtingin ng tao, pragmatism. Kung ano rin kailangan ito sa daigdig na ito, nakalimutan na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan. At ang buhay na ito ay walang katapusan. Nakalimutan na mayroong langit. Na ito yung ipinangako ng Diyos na dulot ng pananampalataya. Kakaiba din o ng pangako ng Diyos na rin, magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasya. Para tayo ay kabayan, para mailayo tayo sa kakambal ng kasalanan na walang iba kundi kamalasan. Kaya yun ang panyaya na ibinibigay sa atin ng buhay. At ito yung pinamamanik niya sa ikalawang pagbasa na sulat ni San Pablo kay Timoteo. Na anong sinasabi ni San Pablo? Magpasalamat ka sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Yung pananampalataya, ang pananampalataya na makita natin na rin, kahit na hindi ka tapat, ang Diyos ay mananatiling tapat hanggang wakas. So ito po ang pagkakataon na ito, ang biyaya na wag mo natin kalimutan. Kung sana po maging bahagi ng ating paninilay at sa susunod panginirasyon ay huwag nawa na makalimutan yung pagkapasalamat sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng isang buhay na ganap at kasiyasya, sa isang buhay na tumutukoy sa buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Salamat. At makikita po natin, na kinalulugdan ng Diyos ang pusong marunong magpasalamat.
I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages. God from God, light from light, true God from true God, begotten and made, consubstantial with the Father. To him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven. And with the Holy Spirit, he was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate, he suffered and he was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken to the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. The Father is the giver of all that is good, and he offers us his strength in times of need with confidence. Lord, teach us to be grateful. Lord, teach us to be grateful. For the church, the people of God, may they be thankful to the Father for the gift of life and salvation, for his love, guidance, and strength, we pray. Lord, teach us to be grateful. For our political leaders, may they have respect for the cultures of indigenous Filipinos and refrain from imposing any process of assimilation that would result in cultural stagnation or erosion, we pray. Lord, teach us to be grateful. For social workers and non-governmental organizations, may they have constant support for the indigenous Filipinos so that their ancestral domains, their cultures, their rights, and the integrity of the environment will be defended and preserved, we pray. Lord, teach us to be grateful. For all indigenous peoples, may they appreciate and in turn be appreciated for their beautiful cultural traits which they practice in their relationship with each other, other peoples in the earth, we pray. Lord, teach us to be grateful. For all families, may they have the desire for forgiveness and reconciliation through constant generous openness and understanding, we pray. Lord, teach us to be grateful. For all the sick and for those who have incurable diseases, may they see and feel God's loving presence through the persons entrusted to their care, we pray. Lord, teach us to be grateful. God, our Father, do not allow us to become self-engrossed and discriminating of people, but make us into a real community open to the peoples and their needs. We ask this through Jesus Christ, our Lord. Amen.
please rise. May bread and drop sacrifice be acceptable to God, Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, the prayers of your faithful with the sacrificial offerings, that through these acts of devotedness we may pass over the glory of heaven. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is only right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. For you laid the foundations of the world and they have arranged the changing of times and seasons. You form man in your own image and set humanity over the whole world in all its water. To rule in your name over all you have made and forever praise you in your mighty works through Christ our Lord. And so, with all the angels, we praise you as in joyful celebration we acclaim. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith.